Isang mapagpalang araw na naman pong muli sa ating lahat, mga Sir Madam Idol, sa ating mga kakawang gawa, sa ating mga kamasitas, lalong-lalo na sa ating katare. Ang topic natin for today, guys, is about sa ating tare tutorial number 1.39. Sa ating tari number 1.39, bigyan natin pansin ang request ni Sir Idol Labaha, no? Ang kanya pong hiling ay magtari daw po tayo ng walang ginagamit na leather boots. Gusto niya daw pong makita. So tara guys, gawin natin. So ayan mga Sir Idol, no? Bibigyan na nga natin ng pansin yung request ni Sir Idol Labaha. Ang gamit po nating sapin ay yung sinauna, no? Ayan po. Ito po ay mahigit isang metro. Kulang-kulang dalawang metro po ito, no? Ito po ang sinauna. Dito po tayo nagsimula. Dito po ako nagsimulang magtari sa ganitong panahon pa po nito. So, unang gagawin natin guys, no, same lang nung pagtatari natin na ang gamit ay common leather boots. So, ito na. Kuta natin siya dyan. Isa. Lagyan natin ng tatlo muna. Dalawa. And tatlo. Sana ito ay mapanood ni Sir Idol Labaha. And then nakalagay na tayo ng tatlo hilot. And then bababa na tayo. Tatlo din. Isa. Dalawa. And then ito ang pangatlo. Tingnan yung daliri natin, no? Iniipit natin yan dyan. And then hilot. And then dito sa ano na to, mga Sir Madam Idol, lalagyan natin to ng mga 2 inch, no? Yung galing ko po dito sa guhit na to hanggang dito sa dulo, sa pangalawang guhit po galing dito, isa, dalawa, 2 inch po yan. Yan po, binalance ko po dyan. And then tutupi po tayo ng gagawin nating pagpapatungan ng ating paunan. Ayan, no? Kita nyo ba yan? And then bibilutin po natin ito. Ito po yung magsisilbing pagpapatungan ng ating paunan. Kumbaga, nung ni-revise po ang pagsasapin na ganito, nawala na po siya dahil common leather boots na po yung lumabas. Ayan. Ilagay din natin siya. Pansin niya yan. Oh. Kung ano yung paglagay natin ng ating paunan. Leather boots, no? Yun din po siya. And then iikutin po natin siya ng isa at dalawa. And then akyat na tayo sa taas, mga Sir Madam Idol. Ikot muna tayo ng isa. Ayun. Dito gagawa naman tayo ng pagpapatungan ng kapantay niya dito. Gagawa din tayo ng umbok doon. Pero pwede rin ganyang style. May gumagawa rin po na ganyang style din po doon sa taas. Pero ang gagawin ko po ay yung isang klase. Ayan, kung ganyan yung paa ng manok, magtutupi po ako ng kahit mga 1 and 3 4 ang haba. Or 1 and a half. Ayan. Sisiksik po natin yung dulo doon. Gagawa po tayo nito ng tatlo. Pero hindi po sila pantay-pantay. Ayan. Kung ayan, kung napansin mo, ayan dyan, mahaba. Itong sumunod ay mas maiksi sa kanya. Gagawa tayo ng tatlo. Ayan mga Sir Madam Idol, tatlo na. Kung mapapansin nyo,
Ayan na, bubuklatin natin. Ayan na po silang tatlo. No? Hindi po sila magkakapantay. Ayan na. And then tutupiin naman natin ng paganyan. No? Ayan. Sisiksikin natin mga Sir Idol. And then iipitin na, iikutan na naman natin siya ng dalawa. Isa. Ang pangalawa is bababa na tayo. Dito. Ayan. Pansin nyo. And then hilot. Huwag po tayong magpabaya sa hilot dahil para po masiksik ang ating sapin. Dating dito, ikot tayo. Dahil nga po, kung mapapansin nyo, mababa po ito kesa dito. Ang iba po is tinutuloy-tuloy lang po ng ikot ng ganon. Pero ang gagawin po natin ay hindi po ganon, para mas mabilis po siyang makahabol. Hindi tayo kapusin ng tali, ganito po ang gagawin natin. Ayan, isa. Titingnan natin yan kung pumantay na ba siya doon sa taas. Dalawa. Tingnan natin mga Sir Idol. Halos humabol na. Di ba? Pag naglagay na tayo dito, dalawa lang yon, dalawa tatlo lang naman kalimitan na ilalagay dyan. Ikutan na natin, no? Nailagay na natin yon, ikutan na natin. Yakyat natin sa taas. Para madagdagan ng sapin sa taas, and then baba na tayo. Kung mapapansin nyo mga Sir Idol, ayan na siya. So, maglalagay na tayo ng paunan. Large po ang ginamit kong paunan mga Sir Idol. Sa paglagay ng paunan, depende rin naman po sa asintang gusto mong palabasin. Kapag medyo gusto mong tumumba siya papasok, palitan mo ng maliit. At kapag ka naman gusto mong tulad nito na large po ang aking ginamit, yung pinakamalaki. Yan. Kung napapansin nyo Sir Idol, ayan na siya. Yan, large po yung pauna na ginamit ko. Pag tiningnan mo po yan dito, pantay lang po yan. No? Yan po ang likod. So, magpapatong na tayo ng ating tare. Ayan. Kung may singsing ang gamit natin, ayan po ang kalalabasan niya. Ayan. Kung ganyan po ang plastada ng paa ng manok, diretso po yan. Ayan po yung tuhod. Ang atin pong ano ay naandito na po. Kaya pag hinila po natin yan, kung tingnan yung maigi, naka-slant po yan dito. Tama po. At kung walang singsing naman po ang gagamitin natin. Ayan. Kung walang singsing, ayan po. Isusure lang natin na hindi po bababa ang ating tare sa palasingsingan. Ayan. Ayan. Hindi po siya bababa. Daliri na pinakapuno po doon sa dulo, kailangang hindi po bababa dyan ang ating tare. Pantay lang siya. Mas mainam kung maglalagay kayo is ilagay mo yung siksik mo yung daliri mong isa doon bago mo po ipapatong. Halimbawa, nagkaganyan ka na po, saka mo po ipapatong si tare para may guide po na pauupuin din natin dito yung ating tare. So, ayan na siya mga Sir Idol. Ayan. Imagine natin mga Sir Idol, no? Ito ay lalagyan natin ng ating PVC na tare, no? PVC lang po ito. Ayan, no? Ayan po, ayan. Iba naman pantunog pag bakal. Ayan, diba?
PVC lang po ito, plastic. Ayan. Na ginawa natin. Yan, siksik lang po natin. Ito po ay ginagamit ko lang kapag ako po ay may tinuturuan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan siya. Midpoint, no? Midpoint po 'yan. And ayan ay naka-set na rin po ng eskwalado. Kung napapansin niyo po. Ayan. Nakapaling po siya dito. Eskwalado po 'yan. Ito ay hindi na natin tatalian. Ayan, mga sir, madam, idol. Kung ang plastada po ng paa ng manok is ayan, natural, diretso, ang kaderetsuhan niya. Kapag ayan, ininatural natin ang hila, malamang ang kinalabasan ng asintang ito, either kalagitnaan ng gitnang puwet at ng ating kanang sipit-sipitan. At kung sisipati naman natin dito, mga sir idol, yan ha, ito po yung dulo ng tare, ng tahid. Yan siya, mga sir idol, no? Magandang sipat po yan. So ayan, sana na hindi na po natin tatalian, sir idol Labaha, ano, napakita ko na po sa inyo ang pagsasapin na ang gamit ay ang ating sinaunang sapin na hindi po tayo gumamit ng leather boots, no? Ayan, makikita nyo naman po. Wala po tayong leather boots na ginamit. Dito po ako nagsimula, teenager pa lang po ang inyong lingkod. Sa gantong pagtatari po ako nagsimula hanggang lumabas na po ng mga year 2001-2002. Mga ganun po, lumabas na yung mga klase-klaseng leather boots. Mexican, common leather boots na mga bilog pa yung butas sa gitna. Then may lumabas pa na yung amulet na tinatawag na bandang huli is ni-revise, pinaganda, pinatibay. Yun na nga po yung MRM ngayon. So sana, mga sir idol, ay nagustuhan nyo yung video ito. At kung bago kayo sa channel na to na napanood nyo, na maaari lang paki-subscribe, paki-hit na rin ang ating bell button upang maging updated po tayo sa bawat video ang ating i-upload. Maraming salamat po. No, ay mag-ingat po kayo parate. Samansulo kayo na mundo naroon. At tayo ay magsa-shout out. Shout out nga pala sa inorderan ko ng garol na ito, no, yung JK Cockfighting Accessories, no. Sa kanila pa ako nag-order nito, nagandahan po ako dahil maganda naman po talaga yung klase ng bakal. Maririnig nyo naman sa kalansing. And ako nga po sana ay mag-order pa uli para gagamitin natin sa tari tutorial, dahil may mga naka-schedule po tayong mga pupunta dito na maaaring magkasabay-sabay sila para po may sabay-sabay po silang may magamit. And ang nire-request ko po sana sa kay JK Cockfighting Accessories na kung maaari ay mag-ano tayo ng half ring. Kaya lang wala po daw silang available na half ring. Kaya yung kanilang may ring, ayan, nagawang ko po ng paraan na pinutol ko na lang po. Ayan. Ayan. Kaya ito na siya, half ring na siya ngayon. So, ayan, shoutout sa inyo, Sir Idol, Madam Idol, JK Cockfighting Accessories. Shoutout din kay Paring Jake TV.
kay kapatid Jumel TV, shout out sa iyo kaibigan, and kay Bong Tari 3N1, shout out sa iyo Sir Idol. Shout out din kay Bien Channel, kay Marvin XXX, shout out sa iyo Sir Idol. Shout out din kay Madam and Sir Idol Rodel Badis Vlog. Rodel Badis Vlog, shout out po sa inyo. God bless po. And shout out din po kay Marlon Backyard, ang ating kaibigan na naandiyan, ano, mabait po 'yan. Marlon Backyard, shout out po sa iyo. And shout out din kay Joseph Ligayada Vlog. Yan, shout out sa iyo kaibigan. And shout out din kay Tronoded Noel. Noel Tronoded, shout out sa iyo. And shout out din sa ating isang subscriber na matyaga pong nagtatanong at sa awa ng Diyos ay nasasagot naman po natin ang kanyang katanungan. Si Edgardo Labado, shout out sa iyo Edgardo Labado, God bless po. So ayan mga kaibigan, sa mga gusto pong magpa-shout out, mag-comment below na lang po. O sige, bye-bye.